ang 8 warning signs na dapat mag-ingat na tayo kung mainit ang panahon. Ito yung mga 8 bad signs na hirap na ang katawan mo, baka may mangyari, baka ma-heart attack, baka ma-stroke, baka ma-heat stroke, kung ano man to. Ito yung 8 signs na binabantayan. Pagdating kasi sa heat stroke na, pag heat stroke na, nag-collapse na yung pasyente. So, hindi na natin mahirap na habulin. Ito yung early signs pa lang. Parang mga heat exhaustion, yung hirap na yung katawan mo. Kumbaga sa ano, nagwa-warning light na yung kotse mo na nasisira na. Number one, fast heartbeat. Bumibilis ang tibok ng puso. Normally, kung bago ma-heart attack, bago ma-stroke o heat stroke, bibilis yung tibok ng puso. Ibig sabihin, hirap na siya. Kaya siya bumibilis, lumalakas ang kabog. Although, syempre, mabilis tibok ng puso, pwedeng nervous lang ito. Pero yung fast heartbeat, isang sign na yon. Number two, mapapansin mo parang hirap ka ng huminga. Mabilis na heartbeat mo, hinahabol mo pa hininga mo. Parang nauupos kang kandila. Okay? Second sign yan, bumibilis yung hinga mo. Number three, parang nahihilo-hilo ka na. Medyo nandidilim yung paningin, parang unsteady, parang matutumba, hindi mo sigurado kung ano. Number four, pag kinuna ng blood pressure, bumababa. Delikado na yun eh. Pag naglo-low blood na, magko-collapse na yun eh. Pero baka hindi nyo makuha blood pressure nyo. Pero yun ang sign, medical sign na nakikita ng doktor. Number five, nagka-cramps. Sabi, nagpupulikat na. So, pag pinupulikat na yung binti mo, yung sabihin, dehydrated ka na. Hirap na yung katawan mo, kaya nga siya nagka-cramps eh. Nagditigas-tigas na yung katawan mo. Number six, confusion. Parang nalilito ka na, hindi mo alam nasaan lugar ka na. Parang medyo nawawala ka na sa sarili. Diba? Mild confusion, number six, bad sign. Number seven, syempre, dehydration mismo. Dehydrated na, parang tuyong-tuyo na yung labi. Diba? Actually, initially, ganito ah. Initially, papawisan ka muna eh, bago mag-heat exhaustion. Parang pinapawisan ka malagkit. Mamaya, hindi ka napapawisan. Ayan yung last sign nga, number 8, either iinit ka na, mahihilo ka na, o yung iba nagko-collapse na. Aabot na sa heart attack, heat stroke, o baka stroke mismo. So, ito yung mga 8 bad signs na babantayan ninyo, lalo na sa mga senior, may edad. So, summarize ko lang yung parang mabilis na heartbeat, hinihingal, nahihilo, matutumba, ibig sabihin, mainit na masyado, mag-ingat ka na. Prevention tips natin. Alam nyo naman yung mga prevention tips, di ba? Na syempre doon sa malamig na lugar, kung pwede pumunta sa pinakamalamig na kwarto sa bahay, huwag muna lalabas ng bahay, di ba? Lalabas lang umagang-umaga o gabi na, paggabi na madilim na, huwag muna mag-exercise. Alam ko, dapat mag-exercise, pero huwag muna mag-exercise habang mainit. Kasi yung init pa lang ng panahon, yun na ang exercise. Yun na, hingal ka na, pagod ka na eh. So, pa nag-exercise ka, lalo ka iinit. Iinom ng maraming tubig, alam nyo naman to. 8 glasses, 10 glasses, 12 glasses of water a day. Mas maraming tubig, basta dapat yung ihi mo maganda ang kulay. Dapat umiihi ka every 2 hours. Kung 4 na oras hindi ka na umiihi, check na natin, baka nag-kidney failure na yan. So, dapat umiihi at light yellow or yellow lang ang kulay. Hindi pwede orange na ang kulay ng ihi nyo. Kung hindi sapat ang tubig, minsan kasi ang pawis natin, may asin yan, may electrolyte. Kung talagang hindi sapat ang tubig, pwede magbuko. Okay, pwede magbuko juice. Pwede magpakwan, pwede yung mga matutubig na pagkain, okay din yan. Dapat din natin i-check yung mga senior, yung mga bata. Diba? Binabantayan natin, i-check din natin kasi sila yung madali maging biktima.
yung mga dati nang may sakit. Tapos yun na nga, pag nagtatrabaho sa labas, dapat nga may break kesa tanghali. Anyway, meron tayong 8 klase ng tao. 8 groups of people na dapat mag-ingat, o ito yung 8 sakit na lumalala kung tayo ay naiinitan. Magugulat kayo dito. Ah, hindi nyo pa alam to. Number 1, varicose veins. Oh, hindi nyo to naisip. Unahin ko na yung important sa akin. Yung mga may varicose veins, pansin nyo yan. Pag nainitan, magang-maga ang varicose nyo. Varicose sa paa, varicose sa kamay, manas. Manas na manas kayo pag mainit. Kasi pag mainit, nagda-dilate. Bumubuka yung mga artery, yung mga vein. Kaya yung mga ugat natin na dating malaki sa paa, lalong lalaki yan. Galit na galit yung mga ugat. Ang pangit tignan, magmamanas pa yung paa natin. Hanggang binti, hanggang hita, pwede magmanas. Okay, lumalala yan. So, ano gagawin? Dapat may compression stockings. Bili tayo ng compression stockings, yung masikip na medyas. Meron yan sa mga, sa internet, i-check nyo. Meron yan, yung iba't iba yung sikip. Ako yung pinakamasikip na ginagamit ko. Sinusuot ko yan every day para at least mapigilan yung pagmanas ng paa. Dapat din siguro sa tanghali, like ngayon, wala naman ako oras, sa tanghali sa gabi, dapat tinataas yung paa. At least 10 minutes. 10 minutes kahit nakaganyan yung paa mo para yung gravity bumaba. Kung merong kayong kasama na magmamasahe, maganda, minamasahe. Kunwari paa at tobinti, minamasahe. Mini-milk para umakyat yung manas mapunta dito sa puso at maihi natin. Sa puso, pupunta niya sa kidney para maihi. So, manas ang nagiging problema. Ang gusto nang may manas, malamig, mga winter, cold area. Pag naliligo, gusto niya malamig na tubig. Para pag malamig, lumiliit ang varicose. Number 2, lahat ng senior dapat mag-ingat pag mainit ang panahon. Senior kasi mahina na puso, di ba? Mahina katawan, mabilis ma-dehydrate, mabilis ma-heat stroke. Hindi lang senior, pati sanggol. Every summer, maraming namamatay na senior at sanggol. Napapabayaan, hindi na lang nila alam, biglang babagsak. Kasi nga mahina na yung katawan, eh. May edad na. Tapos nainitan, parang kumbaga sa puno, natuyot, eh. Natuyo siya. Number 3, ito mahalaga. Lahat ng may high blood at sakit sa puso. Kung kayo may high blood at sakit sa puso, tapos ang init-init, lalo kayo maha-high blood. Bakit? Siyempre, nai-stress ang puso pag mainit eh. Tataas ang blood pressure mo, pwede atakihin sa puso. Yung balance ng fluid sa circulation natin, nagugulo siya. Either dehydrated ka, kulang ka sa tubig, sobrang ka sa tubig, kulang or sobra, pareho hindi maganda. So yung blood pressure mo, nagloloko, bumibilis ang tibok ng puso, hinihingal, pwede ka ma-high blood, pwede magkaroon ng sakit sa puso. Number 4, pwede ma-stroke. Diba sinabi ko, high blood eh. High blood and stroke connected. Sabi ng mga kaibigan kong neurologist na kaibigan, sabi nila, ang summer ang panahon ng stroke. Summer ang panahon ng mga stroke. Pagdating ng summer, yung mga hospital, emergency room, mas marami sila nakikitang stroke. Bakit? Sobra init eh. Tumataas ang blood pressure. Hindi naman kaya mag-aircon lagi. Pag tumaas ang blood pressure, ano mangyayari? Tataas ang blood pressure. Yung pressure sa ulo, pag may edad na, pwedeng pumutok. Pwedeng pumutok yung ugat natin sa ulo. Pag pumutok, stroke na, dudugo. Diba? Tapos mainit, stress pa tayo. Pagod pa tayo. Hirap na tayo gumalaw. Pipilitin natin gumalaw. Ma-high blood ka lalo. Mainit pa, ma-high blood ka pa lalo. Diba? Tapos nagda-dilate yung ugat natin, pag taas ang blood pressure, nai-stroke. Very common yan. So, ingat sa stroke pag summer at mainit. Sabi ko, dun lang tayo sa malamig. Easy-easy lang para makasurvive tayo. Number 5 na lumalalang sakit, sakit sa kidney. Sakit sa bato, kidney stone, UTI, infection sa ihi, lahat yan lumalala. Pag
mainit ang panahon, mataas ang creatinine, mag-iingat tayo. Bakit? Ang kalaban ng kidneys ay dehydration. Ang pampabuhay sa kidneys ay tubig. Gusto ng kidneys maraming tubig. Happy siya maraming tubig. Trabaho ng kidneys, gumawa ng ihi. Yan ang sabi ng professor ko dati. Isa lang ang trabaho ng kidneys, gumawa ng ihi. So, kailangan maraming tubig. Oras na ma-dehydrate tayo, kumonti ang tubig, ano mangyayari? Maghihingalo ang kidneys. Okay? Pag kulang na kulang sa tubig, mangyayari sa kidneys, acute renal failure. Magsha-shutdown, tataas ang creatinine, masisira ang kidneys. Hindi iihi. Pag tumaas ang creatinine, hindi inayos, pwedeng mag-dialysis. Pag dialysis, tuloy-tuloy na, magiging chronic renal failure. So, ingat na hindi masira ang kidneys, hindi tumaas ang creatinine. Pag mainit ang panahon, inom talaga maraming tubig. 8 to 12 glasses of water. Ewan ko, pang ilang baso ko na ito sa araw na ito. Kidney stones. Diba? Bato sa bato. Mas maraming kidney stones ngayon. Mainit na, maalat pa kinakain natin. UTI, mas prone din magkaroon ng infection sa ihi dahil sa dehydration. Mas nagiging concentrated yung mga bacteria. Kung maraming ihi, nalalabas din yung mga ibang bacteria. Number 6 out of 8 na lumalalang sakit ay sakit sa baga. Sakit sa baga, hika, pulmonya, emphysema, lahat yan lumalala. COPD, smoker, hirap huminga. Bakit? Pag mainit ang panahon, di ka na nga makahinga, di ba? Kahit wala kang sakit sa baga, di ka makahinga kasi ang init eh. Diba? Pero pag malamig, nasa mall ka, nasa aircon, masarap maglakad. Pag nasa gym na may aircon, masarap mag-exercise. Pero sa init ng panahon, di ka makahinga. Kaya lumalala yung hika, yung emphysema, at sakit sa baga. Gusto natin cool air. At pag mainit ng panahon, more pollen galing sa halaman, nag-allergy, nag-ihika. More air pollution at hinihingal ang mga tao. Number 7, yung mga overweight. Siyempre, pag overweight, ang bilis mainitan, di ba? Pawis na pawis eh. Di ba? Poor physical shape. Pawis na pawis, overweight na, ang bilis ma-dehydrate. And number 7 pala yung overweight. Number 8 is food poisoning, di ba? Mainit ng panahon, ang bilis masira ng pagkain natin. Ingat tayo. Siguro, after 2 hours na kakain, pag hindi kakainin, lagay nyo na sa refrigerator. Ang bilis dumami ng bakterya, magtatai tayo. Pag nagtai na food poisoning, mainit na, dehydrated na, nagtatai pa, nako, delikado, ma-hospital tayo. Lalo na pag senior, nagtai, delikado. Ang bilis masira ng pagkain, mas maraming mga infectious diseases. Okay? So, ingat po lagi, inom ng maraming tubig, magtago sa init ng araw, at ano lang yan eh, sanayan ng katawan eh. Sanayan ng katawan. Pag walang ginagawa, inom lang maraming tubig, easy-easy lang ang galaw, pag pagod, higa-higa lang, yan lang magagawa natin. Okay? Sana po nakatulong to para makasurvive tayo sa init ng panahon. God bless po.